Purihin ka, Amang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo sa araw na ito. Kahit kailan hindi po kayo nagbabago. Nawa sa mga oras na ito, ay sama-sama po tayong makinig, magnilay sa mabuting balita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang pagpupuri namin sa iyo, Panginoon, naming dakila at mapagmahal, dakilain ang iyong pangalan at ang iyong kapangyarihan. Maraming salamat sa oras na ito, sa online piging na ito, sa pamamagitan ng Facebook Live, upang ang Wednesday Gospel ay maging minhi na maitanim sa aming puso. Magdulot ito ng pagbabago at pagbabahagi sa iba. Ngunit marapat lamang na tayo lumapit sa presensya ng Panginoon, humingi ng tawad, magpakumbaba, sapagkat lahat tayo ay nagkasala sa araw na ito. Ama, patawarin mo po ako sa mga pagkukulang at kahinaang nagawa ko sa nakalipas na oras. Ang paglilinis ng aking spirit, ng aking puso ay nilalapit ko sa iyo. Gamitin mo lamang ako bilang daluyan ng iyong mabuting balita. Dahil kahit ako po ang nagsasalita, ay nakikinig sa tinig ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo po ako ng kababang loob. Tanya ikaw lamang ang gusto kong maitaas sa Facebook Live na ito. Ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Humingi din po ako ng mga bunga ng banal na espiritu at karunungan, Panginoon, mula sa iyo. Lord, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo makapangyari. Tumbayan mo ang iyong banglingkod at bigyan mo ako ng kapangyarihan sa ngalan ng Panginoong Jesus upang magamit mo sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Ngayon din sa mga makakarinig sa mga oras ito, alam at pati ng Diyos ang mga kapaguran natin sa buong maghapon, pero ang lahat ng ina'y naganap sa kanyang pagpapala. Ganyan niya tayo ng kalakasang physical, pero ang kalakasang spiritual ang higit niya gusto ibigay na biyaya sa atin bago man lang matapos ang araw na ito. Lumapit tayo sa Diyos na may kababang loob. Tingin natin ang paglilinis sa ating mga puso. Kalimutan muna natin mga problema na gumugulo sa ating isip. Nawa, espiritu natin at espiritu ng Diyos ang magkaisa. Upang sa ganun, buong puso may tanim, may binhi sa ating puso ang kanyang mensahe. Napakabuti ng Diyos. Inihanda niyo na niya ang lahat. Nabay, matuto tayong makinig at hanapin ang kanyang presensya sa bawat araw. Ang lahat ang tinadalain ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bigyan natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah! Hallelujah! Ang mabuting balita mula kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ni Jesus ang 72. Pagkatapos ng mga bagay na ito,
ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana nga anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa bayari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusubo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong buwan. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panliyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa limang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa isa limang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon na sabihin sa bayan. Nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa limang bayan hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin sa inyo, ninyo, pati ang alikabok dito sa nadumikit sa aming mga paa, ay ipinagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pagkatandaan ninyong nalapit na ang inyong paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa sa dinanas ng mga taga Sodoma. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin Panginoong Jesucristo. Amen. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. At ngayon po, salamat sa Diyos. Ilang oras na lang matatapos na po ang October 18, 2023. Wednesday Gospel po ang ating pagninilayan. At ito po ay mula sa pagbasa kay San Lucas chapter 10 verse 1 to 9. Sinugon Jesus ang 72. Amen. So sana bago nga, sabi ko nga, anong oras na ba? Almost past 7 o'clock in the evening na, no? So 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mga 5 hours na lang. Matatapos na nga itong araw nito. Pero wag po natin hayaan na matapos ang October 18, 2023 na hindi man lang tayo nakarinig ng mabuting balita. Hindi na nga po nga tayo nagbabasa ng Bible. Nawa yung interest natin sa pakikinig ng gospel ay nandoon bawat araw. Huwag sanang mawala ito sa schedule sapagkat mismo na ang Panginoong Jesus ang nasabi na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So, nakakahiya naman kay Lord sa 24 hours kung puro busy lang tayo sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Eh, hindi naman tayo nabubuhay sa mundo para sa bagay lamang, hindi para sa pera lamang, hindi para sa mga pamilya natin, sa ibang tao, sa sarili. Dapat higit sa lahat, ang bawat araw tayo ay mabuhay. Uno sa lahat, para sa Diyos. Amen. Sana po alam natin yung dahilan kung bakit tayo binibigyan ng Diyos ng panibagong araw. Amen. Sana laging iniisip natin na uno sa lahat, dapat ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo nabuhay. At lahat ng ginawa natin, lahat ng blessing natin, galing ang kay Lord. Lahat ng meron tayong ari-arian, galing kay Lord. Hiniram lang natin na lagi nating isipin na, oops, hindi ang buhay dito sa mundo, temporary lang. Amen? So, dapat alam natin yung totoong dahilan kung bakit tayo nag-exist sa mundo. Meron nga po tayong kasabihan na gusto kong maging sigurista. Lahat ng tao gusto maging sigurista. Ano ibig sabihin? Gusto mong sigurado ka sa gagawin mo, sa mga bagay na gusto mong makamtan. Kasi syempre, umiiwas ka na mapalpak o kaya hindi magtagumpay. Pero ang pagiging totoong sigurista ay yung uunahin muna ang Panginoon. May mga tao na kumukuha sila ng mga life plan, insurance, educational plan. Hindi po ba? Kumbaga, wala pa yung mga pangyayaring pinaghahandaan nila.
kumukha na sila ng mga ganon. Hinuhulugan nila buwan-buwan hanggang sa matapos kasi gusto maging preparado. Which is, hindi naman po masama yun. Pero, kung mas nakatutok tayo doon at hindi natin inuuna ang Diyos, mali yung ano natin, mali yung sistema natin sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Ilang oras na nga lang tayo matatapos itong araw na to at matutulog na tayo. Ang tanong, magdadasal ba tayo o nakakapagdasal ba tayo bago matulog? Alalahanin natin, kapag tulog na tayo mamaya, hawak na ng Diyos ang desisyon kung tayo gigisingin tao o hindi na. Amen? So dapat, huwag natin kakalimutan yung dasal sa bawat araw. Marami tayong kinakausap na tao, marami tayong chinachat na tao. Bakit ang Diyos, hindi natin siya kausapin? Eh, libre naman siya anytime. Amen? At masasabi natin lahat sa Kanya. Eh, hindi naman sa lahat ng tao nasasabi natin nasa sa loob natin. So, nasabi ko lang po itong mga to bilang introduction kasi po marami na po talagang tao ang hindi nagbibigay ng pagpapahalaga sa mabuting balita. Alam naman natin na napakadami ng masamang balita na nagkalat sa television, sa social media. Ang pagdinig ng salita ng Diyos ay isa rin sa pagpapatunay na tayo nagpapasalamat sa Panginoon. And of course, kung kayo'y nakikinig itong Word of God, pakishare na lang po itong Wednesday Gospel. Sharing. Hindi po ba? Kumbaga, kung may kasama ka sa bahay, lakasan mo yung volume para marinig mo kasama mo, yung kapitbahay mo. Malay mo, nasa kanila yung, sa kanila yung message ni Lord. And of course, okay, share mo sa timeline mo, sa group chat mo. May maraming paraan. Na mabilis na paraan para ipagmalaki ang kabutihan ng Panginoon. So, yun nga po, balikan po natin yung gospel. Medyo mahaba siya. No? Tungkol po to sa sinugo ni Jesus ang 72. Amen. So, bukod sa 12 mga alagad ng Panginoong Jesus, ay nagsugo pa siya ng 72. So, itong 72 na to, sabi nga dito sa gospel, ay pinaunan niya itong mga alagad na to. At pinahayo sila ng tigda dalawa. Isang set na tigda dalawa. And of course, bakit pa sila pinahayo? Kasi, ang dahilan ay para sila ay mangaral ng salita ng Panginoon. Amen? Tigda dalawa kasi mahirap kasi magsugo ng isa lang. Kailangan din yung dalawa kayo, may partner ka, para nasa ganon, ano man ang mangyari dun sa isa, halimbawa, nagkaroon siya ng pagsubok na hindi niya kinakaya, o merong isang tutulong sa kanya, magpapaalala sa kanya. O halimbawa na lang, yung sa mag-asawa, bakit dalawa sila sa buhay? Dati dalaga ka lang, binata, ngayon dalawa na. Kasi nga, kamukha ni Eva at Adan, dati nag-iisa lang si Adan, nilikha ng Diyos si Eva. So dalawa sila. At anong sabi sa kanila? Humayo kayo at magparamin. So, ngayong mga mag-asawa, nakakalungkot mang isipin na dati isa lang sila, dalaga pinata, ngayon nagpakasal na sila, mag-asawa na sila. At ang sabi nga ng Diyos, hindi na kayo iisa ngayon, ay hindi na kayo dalawa, kundi iisa na ang mag-asawa. Kasi nga, may mga pagkakataon din na humihina yung alab ng pananampalataya ng asawa mo o ng partner mo. So, kung ikaw naman na malakas ang pananampalataya mo, ikaw yung susuporta sa kanya, ikaw yung mag-encourage sa kanya na lumakas yung kanyang kalooban. Pero yun nga, sad to say, imbis na nagtutulungan ang mag-asawa ngayon, naghihiwalay, nagkakaroon ng separation. Bigla na lang nauso yung salitang single mom, single dad, which is hindi naman yung kalooban ng Diyos eh. Ang mga masasamang bagay na nangyari sa atin, hindi naman yan ang gusto talaga ng Diyos sa atin. Dahil maganda ang plano ng Diyos sa bawat isa. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kung tayo may napupunta sa sitwasyon na hindi maganda, ibig sabihin,
may problema sa atin yan. Kasi kung sinusunod lang natin ang mga utos ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng problema o matutukso na magdadala sa atin sa kasalanan. So, nasabi ko ang mga ito, mga halimbawa ng ganito, kasi nga, ang paghahayo doon sa mga 72 na tigdadalawa na pumunta sila sa magbahay-bahay sila, at alam naman natin nung panahon na yon, hindi ganun kadali ang magpahayag ng salita ng Panginoon, mangaral, no? Magpalaganap. Panahon nung wala pang wifi, wala pang internet, wala pang cellphone, wala pang social media. Just imagine, kung ikaw yung isa sa mga hinayo ng Panginoon, tapos dalawa kayo ng partner mo, maglalakad kayo ng mahaba, sasakay kayo sa bangka, pupunta kayo sa kabilang ibayo, pagbabahay-bahay kayo, talagang lalakasan mo yung kalooban mo, hindi mo kilala yung pupunta mo sa bahay, pero dahil sa ang dala mo ay balita, mabuting balita, gagawin mo yun. And hindi lang yun, maaaring binad sila sa init ng araw, and binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus na mangaral, magpalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Jesus, magpagaling ng mga may sakit. Amen. So, bago isinugo ng Panginoon itong mga alagad na to, binigyan ito ng mga sandata. And of course, ang pinipili ng Panginoon ay yung mga taong dating makasalanan na nagbalik loob sa Kanya. Amen. So, hindi pinipili ang Diyos ng estado na matalino, mayaman, maganda itsura. Ang puso natin ang tinitingnan ng Diyos kapag siya ay pumipili. At hinihirang niya. Kaya nga yung mga nahihirang na pare, madre, preacher, itinalaga na yan ng Diyos. Hinirang na yan, pinili na yan. Sabi nga maraming tinawag pero kakaunti lamang ang pinipili o hinihirang. May kanya-kanya naman kasi tayong kaloob eh. Pwede kang bigyan ng gift of tongue, gift of preaching, gift of giving. Amen. Pero it doesn't mean na porque hindi ka malakas ang loob mong mangaral, wala kang gift. Hindi, lahat tayo may talent, may skills, may treasure. Amen. So, dapat lang nating i-discover yon para sa kapurihan ng Panginoon. So, sinabi nga ng Panginoong Jesus dito sa mabuting balita, sagana nga anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Amen. Totoo yun. Akala po kasi natin, ang pagtatrabaho o paglilingkod sa kaharian ng Diyos o sa bukirin, no? O ubasan ng Diyos, wala kang mapapala. Amen. Mas gusto mo pa siguro magtrabaho sa isang malaking kumpanya o sa ibang bansa kung saan kikita ka ng malaking pera. Meron ka pang posibleng maraming benepisyo, tumaas yung pwesto mo. Amen? Yan ang paningin natin mga tao. Marami kang makukuhang pabor kapag ipinasok mo isang malaking kumpanya. Pero meron pang isang kumpanya na hindi nakikita ng tao at yun yung kaharian ng Diyos. Ito yung company ni God na kailangan niya ng mga employees. Nag-a-apply ba tayo? Halimbawa ba si God bababa? Sabi nyo, sino gusto mag-apply dito sa aking company, itong heaven? Palagay ko maraming magugusto. Kasi, iba naman ang usapan dun, hindi naman yung pera kundi ang buhay na walang hanggan ang inibigay sa atin ng Panginoon. Kaya tama ang sinabi ng mabuting balita. Ang daming gustong ibigay ni Lord na blessing, pero bakit kakaunti lang yung nagkakaroon ng interest? Sa araw-araw na gospel na marinig natin sa simbahan, sa Catholic, no? Ay, bakit kakaunti lamang ang nagsisimba araw-araw? Usually, nagsisimba ang mga Katoliko tuwing linggo lang, kasi yun lang naman ang inutos daw na pagsisimba tuwing linggo. Pero tutusin, araw-araw pwede magsimba. Pero i-observe mo na magsimba ng araw-araw, halimbawa Saturday to Friday,
Monday to Saturday, yun. Eh, kakaunti. Kakaunti talaga. Tapos hindi lang yun. Masasabi natin na ang nag-invite si God ng mga makikinig sa kanyang buting balita. Kamukha nito, mga online, pero bakit kakaunti ang interesado makinig? Samantalang ito'y galing sa Diyos. Ito'y yung sinasabi ng Diyos na sagana. Ang pwede nating anihin na mga aral mula sa Panginoon, na mga kagalingang espiritual mula sa Panginoon, na mga biyayang galing sa Panginoon. Pero kakaunti ang may interes. Kasi nga, sa panahon na ito, meron din isang kumpanya na active, which is kumpanya ng Diablo. Doon maraming i-offer na benefits ng Diablo, na gustong-gusto ng tao, na talagang pinupuntahan ng tao. Amen. So, nakakalungkot na ang maglingkod sa Panginoon ay parang walang dating sa iba. For them, wala dyan pera, ba't ako mag-aksaya ng panahon? Alam ko na yan, utos na nyo, alam ko na. As long as alam natin ang utos ng Diyos, dapat mas lalo tayong paulit-ulit na nakikinig sa kanyang salita. Kasi paulit-ulit din tayo nagkakasala eh. At yung pagkakasala na yun, tatapatan mo ng salita ng Diyos, yun ang magre-remind sa atin para makaiwas. Kaya yun isa sa mga blessing na hindi natin makamtan. Kaya patuloy pa rin tayo hindi makaalis sa bisyo natin, hindi tayo makaalis sa kasalanan ng nagiging hari na natin, no? Nagiging alipin tayo ng ating kasalanan. Amen? And of course, sabi pa dito sa gospel, idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang buhay. Amen. Sama daw natin sa ating mga panalangin yung Lord, magpadala ka ng mga maglilingkod sa'yo. Amen. Eh dito sa Facebook Live ko, dinadalangin ko na Lord, sana magpadala ka ng mga online preachers na gagamitin mo para ipahayag ang iyong kaharian. Amen. Idinadalangin din yun, ipinagdadasal din yun. Kasi importante na nakikita ni Lord yung desire ng puso mo. Kasi mahirap din naman ikaw lang mag-isa eh. Kailangan mo yung kapwa mo. Hindi ka naman bubuhay na mag-isa lamang. Amen? At sabi nga ng Panginoon, humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga taong gubat. Yun. Ang kanyang 12 mga alagad, kanyang 72 mga alagad, ano yung sabi? Humayo kayo. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nangangaral ng salita. Para tayo ay pahayuin. Parang sa simbahan. Pagkatapos ba ng misa, tapos na ang kwento? Hindi. Dapat nabao natin sa puso natin yung message ni Lord. Kasi pinapahayo tayo na ipalaganap ang mabuting balita. Amen? It doesn't matter naman na paglabas mo yung magdadaldal ka sa mga tao, sabi mo, ay ganito yung napakinggan ko sa misa, ganun, ganun. Maganda yon. Pero, ang higit sa lahat, hindi ka man ganun na kalakas ang loob ng salita, yung mismong sa buhay mo, nakikita yung kalooban ng Diyos, si Kristo. Amen. Isa yun sa paghayo. Hindi yung pagkatapos ng magsimba, ay, iisipin na saan ba mamamasyal na mall? Ano ba yung gagawin? Ano ba yung bibilhin? Na wala na yung paghayo. May purpose yung pagsisimba natin, mga kapatid. May purpose yung pinaghahayo tayo ng Panginoon. It's either sa ating pamilya, it's either sa ibang tao. Amen. Sapagkat sinusugo tayo ng Diyos na parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Ano ibig sabihin po nun? Dito po sa mundo, ay maikukumpara ang mga mabubuting tao na parang mga maamong tupa, at ang mga masasamang tao ay maitutulad sa mga asong gubat or yung fox. Amen. Alam naman natin ang fox o asong lobo ay matapang, mabangis, pumapatay, walang awa. Hindi kamukha ng mga maamong tupa ay ano lang yan, nakikinig lang yan sa tinig ng papastor sa kanya. Hindi yan pumapatay ng kapwa. Napakaamo niyan. So, ganun din na kasi ang magiging buhay natin kapag tayo ay naglingkod sa Panginoon.
Kung dati tayong mga asong gubat na masasama, magagalitin, mapagtanim sa kapwa, maingitin, lahat ng masasamang ugali, na meron tayo mga bisyo, tayo ay isang asong gubat na mabangis, matapang, no? Kung galit-galit, kung ganti-ganti. Eh, matuturn tayo into maamong tupa na makikinig tayo sa salita ng Diyos at yun lang ang susundin natin. Kapag sinabi ng magpapastos sa atin na punta sa gitna, punta sa kanan, punta sa kaliwa, yun lang. Hindi ka mukha ng asong gubat, palaban yan. Hindi niya tatanggapin ang utos ng Diyos kasi meron siyang sariling kagustuhan. Yung free will niya ginagamit niya laban sa Panginoon. Kaya huwag kayo magtataka kung bakit, kung kailan kayo nagbalik loob sa Panginoon, eh saka naman, ang daming dumadating na pasubok. Siyempre, ang mundo ay puno ng mga asong gubat. At ikaw na naman among tupa na galing sa Panginoon o sa nagpapastol, ilalagay ka sa, magpapaligiran ka ng mga iba't ibang asong gubat. May asong gubat na mananakmal sa'yo, yung magagalit sa'yo, may asong gubat na maiingit sa'yo, may asong gubat na bubujiin ka sa masama, marami yan. Kasi dati kang asong gubat eh, nakasama ka nila eh. Eh, nagbago ka na eh. Amen? Sabi nga, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang, wala na yung kanyang dating pagkatao. At sa verse 4, huwag kayo magdala ng lukbutan, supot o panyapa. Amen? Sa atin, sa pangangaral ng salita ng Diyos, mahirap talaga yung maraming dala. Just be simple, hanggat maaari ka, huwag ka mag-alahas. Yung talagang proper lang yung itsura mo. Malinis yung damit mo, yung itsura mo, masasabi natin makikita talaga yung si Kristo. Hindi ka pwedeng mukhang hindi naligo, whatever, di ba? And of course, spiritually meaning yan, isa rin yung kapag ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos, tanggalin mo. Huwag kang magdala ng mga sama ng loob sa puso mo. Yung mga inggit, mga negativity. Kasi mahirap yun. Mahirap mangaral ng salita ng Diyos kung mismo yung salita ng Diyos ay hindi maisabuhay nung nangangaral. Kaya kaya dapat huwag tayong nagdala ng mga pabigat. Mga pabigat, di ba? Aakit ka ng bundok, may dala kang knapsack, tapos ang dami-dami mong dala, meron ka pang hawak-hawak na sa kalabat kanong bag. Try mo umakit sa bundok na matarik. Hindi, ang hirap, mabagal. Pero kung wala yung mga yon at ikaw lang, ang bilis. Amen. So, kailangan pala sa isang gustong maglingkod sa Panginoon, tinatanggal natin yung mga pabigat sa paglilingkod natin. Amen. Huwag ka na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Amen. Pagpasok ninyo sa limang bahay, sabihin mo na ninyong maghari nawa ang kapangyarihan sa bahay na ito. Mga kapatid, ano pala yun, isa din sa masasabi natin na ang mga maglilingkod, ang lilingkod sa Panginoon, ang number one nilang dapat naiisip ay dalhin ang kapayapaan sa bawat tao, sa bawat tahanan. Hindi yung mga ngaral sila para magbigay ng pagkakaaway-away, pagkabahabahagi, hindi. Kasi kapayapaan naman talaga ay binibigay ng Panginoong Jesus. Eh. So dapat ganun din tayo, yung may peace. So maganda rin siguro natin papasok tayo ng bahay, no? Kahit siguro ordinaryong pagbisita, lagi natin sabihin maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. At kapag sinagot ka ng peace be with you also, ni-welcome niya ang Panginoon. Kaya nga kung minsan sasabihin natin na sa mga gawain, halimbawa cell group, ganyan, na minsan may lalapitan kong kaibigan, sasabihin mo, ate, baka naman pwede pumunta kami sa bahay niyo para ibahagi ang si Kristo. Merong iba talaga tatanggi. Amen? Ayaw nila. Hindi nila tinatanggap. Amen? Bakit kaya? Dahil ba may namumroblema sila sa ipapakain? Kasi diba, ganyan tayong mga Pilipino kapag may bisita, kahit papano, magbibigay ka ng makakain man lang as hospitality. Pero hindi yon ang point. Kapag mayroong nag-i-invite sa inyo ng ganyan, tanggapin nyo. Dahil si Kristo ang kumakatok sa puso natin. Amen? At syempre, kahit anong bahay yung pasukin ng servant o ng alagad, huwag mong kakantsawan. Huwag ka sabihin, pangat naman yung bahay ito sa loob-loob mo.
O kaya, ang baho naman ng bahay na ito. Tapos, binigyan ng may bahay ng pagkain na hindi mo type. Huwag daw natin tatanggihan ano man ang ipagkaloob o ihain sa atin nung may bahay. Bagkus ipagpasalamat natin yun. Amen? Kasi, una sa lahat, ang tinatanggap naman talaga nung may bahay ay si Kristo. Parang yung parang ang Panginoong Jesus nung magpunta siya sa bahay ni Maria at ni Martha. Hindi ba very busy si Martha? Pero si Maria nakinig. So, ganun din. Ang purpose talaga ng pagdalaw ng mga alagad sa mga bahay-bahay ay para mangaral ang salita ng Diyos. Amen. Itong online picking na to, bagamat hindi tayo nakikita physically, ito yung isang way din ng pagkatok ng Panginoon sa bawat puso natin na kahit anong ginagawa mo ngayon, kahit bawat tapos ka nang kumain, papahinga ka na, ka-interest ka na, ay meron nga palang Wednesday Gospel, kailangan dito ng Espiritu ko to. Ang si Kristo mismo ang tinatanggap natin. Ang inihahain sa atin ni Kristo, ang kanyang salita, yun ang pagkain ng ating Espiritu, o spiritual na pagkain, na dapat nating tanggapin. Amen? Tanggapin. Manatili kayo sa bahay ng inyong tinutubuyan, kayo ninyong inumin at anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa anumang bayan, kanin ninyo anumang ihain sa inyo, pagalingin ang mga may sakit o sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Amen. Yun nga yung sinasabi ko kanina na kailangan bilang servant ni God, nandoon yung humility natin. Kahit sabihin na natin na, ay, doktor ako eh, obugado ako, tapos magpagbabahibahayin mo ko para ibahagi ang nakakahiya naman yan. Kapatid, wala nang pinakadakilang pwede natin gawin paglilingkod, yung paglilingkod sa Diyos. Sapagkat yan naman talaga ang first job dapat natin eh, ang paglilingkuran ng Panginoon. Dahil walang sawang naglilingkod sa atin ng Diyos araw-araw, paggising hanggang ngayon sa mga oras na ito. Amen? Kaya kailangan, open yung heart natin. Bakit? Kasi yun nga, una, gusto natin dalhin ang kapayapaan sa bawat tahanan, sa bawat puso. And of course, lagi ipalam sa kanila na nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Amen? Nalalapit na that Jesus will come anytime, yung kanyang last coming. Hindi second coming nga, kasi pag second, may third, may fourth, may fifth. Last coming, huling kanyang pagpunta. Kasi pagpunta niya rito, wala na, hindi siya babalik ulit para may third pa. Kaya dapat natin pinaghahandaan yun. Kaya dapat busog tayo lagi sa salita ng Panginoon. Nare-remind tayo lahat kasi yung talagang kaharian ng Diyos sa langit, inihahanda pa yun ng Panginoon. Isang napakagandang regalo. At yung paghahanda niya, isang pangako na may kasamang reward. Amen? Kasi akalang, yung nga sinabi ko kanina sa introduction ko, ang nakakalimutan natin na i-prioritize sa isip natin na araw-araw ay nasa battle tayo ng spiritual warfare. At nakikipagdigmaan tayo sa kasamaan. Ang kalaban natin, ang demonyo. Hindi nga lang natin nakikita. Pero yung sa mga gawa nating masama, na nadudurusan sa kasalanan, yun ang dapat nating ilapit sa Panginoon. Paano tayo makakapunta sa langit? Kung hindi naman makalangit yung ating mga ginagawa. Kundi puro sarili na lang natin iniisip natin. Ay, gusto ko to, akin to, ay ganito, ganyan. Hindi naman masama magplano sa buhay eh. Pero dapat, you should know your priority. Put God first. Unahin na ang kalooban ng Diyos at ang lahat ay pagkakaloob ayon sa kanyang kalooban. Di po ba? Tsaka isa pa, yung kaharian ng Diyos, hindi pa natin alam yun kung kailan tayo mapupunta o mapapasok pa dun eh. Amen? Dito pa lang sa lupa, mag-umpisa na tayo na pagharian ng Diyos. Yung mga puso natin. Actually, hindi mo muna kailangan mamatay at mapunta sa langit. Dito pa lang sa lupa, nandito na yung langit kapag si Kristo ang nagahari sa buhay natin. E paano natin malalaman kung nagahari na ba si Kristo sa buhay natin? Una sa lahat, tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Amen? Meron ba bang hari na siya pa susunod sa iyo? Hindi. Kapag naranasan na natin mga bunga ng banal na Espiritu, life, love, joy, peace,
self-control. Amen? Kapag nararamdaman na natin na ayaw na nating magkasala, o kung nagkakasala man tayo, tayo nasasaktan para kay Kristo. Hindi yung nagkakasala tayo, wala tayong pakialam kung nasaktan natin siya. Ganun na yung mga feeling natin. Yung bang naghahari na sa atin si Kristo, kapag na-feel na natin na lagi na natin hinahanap ang kanyang mga salita. Amen? At naibabahagi na natin. Yun po. Yung paghahari, dapat praktisado na tayo dito sa mundo. Para tayo may enter sa heaven, kung hindi tayo nag-practice dito sa mundo. Maharap ba tayo kay Kristo na alam, wala tayong alam? Hindi baka ni yung, baka ni, baka kahit yung John 3:16, hindi natin malaman kung ano ibig sabihin nun. Amen? Yung John 3:16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kahit ibigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino mang sumampalataya dito ay hindi mapahama kung hindi magkaroon ng buhay na walang. Kumbaga, paano ka mag-a-apply sa lagi kung dito hindi ka pa-praktisado? Amen? And of course, pagdating ng Panginoong Jesus ay pinaghahandaan. Pinaghahandaan nga natin yung mga bagay-bagay din sa mundo. Yung pagdating ng ni Kristo, nakiki-apartment lang tayo din sa mundo. Hindi naman ito yung totoo nating tahanan, kundi dapat ang langit. Kapag hindi natin pinaghandaan yan, ako po, pupunong tayo sa impyerno. Amen. And of course, yung pagpapagaling ng mga may sakit is more than physical yan. Spiritual illness, spiritual healing ang ibig sabihin din ng Panginoon. Na sa pamamagitan ng pangangaral natin, may mga tao na na-inspire, may mga tao na nagbabago. Amen? Pagpapagaling. Yun kasi ang mas punto ng Panginoong Jesus, hindi yung nagpagaling siya ng may bulag, nakakita. Okay, maganda yun. Pero deep pa. Mas malalim pa yung mas makakita siya ng spiritual eyes niya. Amen? Mas malalim pa doon ang gusto ng Panginoon na dapat nating ginagawa. Pero sa lahat ng ito, sabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, nagagalak kayo kasi nakapagpagaling kayo ng mga bulag o may sakit, nakapagpaalis kayo ng demonyo. Amen? Pero sabi ng Panginoon, magalak kayo kasi nakasulat na yung pangalan nyo sa aklat ng buhay. Yun sana yung pangarap natin, no? Yun sana ang pangarap ng bawat isa na everyday, ano bang gagawin ko para yung pangalan ko maisulat sa Book of Life? Mahirap hindi maisulat eh. Amen? Hindi ka na baling hindi masulat sa ayuda. Hindi ka na baling hindi masulat sa ikaw na yung pinakamagaling sa klase nyo. Yun dapat ang iniisip natin. Paano? Kasi kailangan tayo ay maisama. Amen? Ngunit sa alimang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin sa inyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinapag namin bilang babala sa inyo. Totoo naman po yun, napakaraming tao na ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos. Maaring pinapakinggan, pero kapag ito hindi isinasabukay, baliwala. Hindi naman lahat tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? So, napakabuti po ng Panginoon at dapat lang po tayong patuloy na magbigay ng paglilingkod sa Kanya. So, wait lang po ah. Ayan. So, kaya magiging dalawa lang ilagay natin sa isipan natin kung gusto natin maglingkod sa Panginoon. Ang gusto kasi ni Lord is faithful servant eh. Una, obedience. Mula sa Mateo 26 verse 39b, ganyan man, huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang mangyari. Kapag gusto natin maglingkod sa Diyos, kailangan lagi natin susundin kung ano yung gusto ng Diyos. Hindi po pwedeng gusto po natin. Pag sinabi ng Diyos na magpatawad ka, magpatawad, tanggalin ang pride. Hindi po tayo pwedeng mga tuwiran. Hindi pwede natin sabihin na, Lord, kasi ayoko, wala. When, kung ang pagiging masunurin sa Diyos, oo lang, yes lang, wala na, no more, no less, walang reklamo. Kasi, perfect ang commandments ni God. Pangalawa, love. Importante at pinaka-importante ang pag-ibig.
Mula sa Marcos 12:30, nabigyan mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Amen. Paano tayo makakapaglingkod sa Diyos kung hindi natin mahal ang Diyos ang buong buo? Eh sa buhay natin ngayon, maraming kahati ang Diyos sa puso natin. Ang naglilingkod sa Diyos, ang tunay na nagmamahal sa Diyos, puna sa lahat, iniibig ang Diyos. No matter what. Amen. Mas mahal niya sa kanyang magulang, sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, sa kanyang mga material na bagay. Mas mahal niya kaysa sa sarili niya. Kapag ganyan tayo sa Panginoon, kapag love ang dahilan ng paglilingkod natin sa Kanya, tayo ay magiging karapat-dapat sa Kanya. Amen. So sana mapagnilayan po natin itong gospel na ito. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama, marami pong salamat sa pagpapaalala mo muli sa amin na napakarami talagang aanihin sa iyong bukod na kulang ang manggagawa. Dalangin ko, Lord, na FB Live na ito ay magpadala ka pa ng mga maraming online preachers upang sa ganun ay gamitin mo sa pagpapalaganap ng iyong mauting balita. Gayun din po ang panalangin ko sa bawat isa na magkaroon sila ng desire na maglingkod sa iyo sa paraan na gusto mo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat po muli. Kung gusto niyo mapanood yung mga nakaraang gospel or mag-replay, punta po kayo sa account ko po, Facebook, Angelica Dorde, o kaya sa YouTube channel, pwede rin po kayo mag-subscribe. And share the daily gospel. Yan po yung dahilan kung bakit po ako online para i-share natin. And of course, maraming po salamat, and to God be the glory.